Hello guys, hello mga kapixie, hello fire signs. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating OOTW, Oracle of the Week mga kapixie, para ngayong November 6 to 12. Again, ito para sa fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito general reading lang mga kapixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual messages natin, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life natin mga kapixie. Combination, alright, so yeah, mag-start na tayo, hindi ko alam kung nasabi ko na. So, shuffle natin to mga kapixie para sa inyong spiritual messages. Habang sinashuffle natin siya guys, inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating YouTube channel. Sa lahat ng gustong mag-join mga kapixie, click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Mga kapixie, marami kayong matututunan doon. Paano maging successful, paano mag-manifest ng job, ng dream job, ng success, ng trabaho, and SP, ganyan, lahat na ng topic, tsaka yung basic concept ng manifestation. So, ask your angels, mga kapixie, no? Same ng message na lumabas sa mga earth signs, mga kapixie. Alright? So, sa mga panahon na nagugulumihanan kayo, guys, naguguluhan kayo, baka may mga mabagabag sa isip nyo, baka may mga problema kayo na pinagdadaanan, baka meron kayong mga challenges na hindi nyo alam kung ano yung mga solusyon, mga kapixie, no? Magdasal kayo and humingi kayo ng tulong sa inyong mga gabay, mga kapixie. Yan ang number one role nila. Yung gabayan tayo, yung tulungan tayo, yung protektahan tayo mga kapiksi, at hinding-hindi tayo pababayaan ng ating mga gabay mga kapiksi. There are things na kailangan natin ng tulong nila mga kapiksi, alright? Especially kapag ka nangihina tayo, wala tayong lakas mga kapiksi, no? Pag feeling mo nag-iisa ka, ganyan. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong sa kanila, magdasal kayo. And sila yung unang tutugon sa inyo mga kapiksi, okay? So magdasal mga kapiksi, si 911, no? 911 natin yung pagdadasal. Yan ang ating special hotline sa taas mga kapixie. Libre yan. Unli yan mga kapixie. Gamitin nyo, no? I-utilize nyo to your benefit. You know, para matulungan talaga kayo mga kapixie. Alright? So, ask your angels mga kapixie. Ask for signs. Ask for symbols. Ask for help. Ask for assistance. Ask for anything mga kapixie. Okay? Sabi nga, diba? Seek and you shall find. Ask and it will be given. Tama ba? Napapaghalo-halo ko na yung mga sinasabi. Yeah. Paano ibibigay sa'yo kung hindi mo hinihingi, diba? So, guys, ask your angels, no? Kung ano yung kailangan mo para ipagkaloob sa'yo, ibigay sa'yo. Alright? Okay, so yan ang message para sa inyo. Spiritual message. Yung next naman natin, guys, is para sa life messages nyo. May mga subliminals tayo sa ating channel mga kapixie, no? Mga pagpaswerte sa kabuhayan, para trabaho, negosyo, salaping, and relationship. Mga katulong yan para umunlad yung mga, mag-improve yung mga sitwasyon nyo mga kapixie, alright? So, libre lang yan. Wow! So, napakaganda ng ano nyo, energy nyo. Fire signs, for some of you, maaari kayong magkaroon ng ano, ng contract signing mga kapixie. Especially yung mga OFWs natin, no? This is a hint para sa mga OFWs na maaari ng matuloy yung mga kontrata nyo, contract signing nyo, agreement mga kapixie, and matuloy yung inyong paglalayag, pag-alis, pag-move mga kapixie. So, ito yung very good news, lalo na doon sa mga kapixie natin na may kinalaman sa travel yung kanila trabaho, no? Ibig sabihin, yeah, mga OFW, diba? Kailangan nilang pamirma ng kontrata para makalipad sila, makapaglayag. Kasi yung trabaho nila is sa ibang bansa, ganyan, no? So, congratulations sa inyo. This is a sign, this is a message para sa inyo kung inaantay nyo mga kapiksie, no? Na matuloy yung mga kontrata nyo, ganyan, or contract signing. Etong-eto na yon mga kapiksie, okay? For some of you naman, mga kapiksie, this is a start of a new journey for some of you, okay? Literal na journey in life, mga kapiksie. So, maaaring magkaroon ng, yung iba sa inyo, maaaring may magpakasal, ganyan.
commitment, no? Sa pag-ibig, sa relationship, yung iba maaaring commitment sa business or sa negosyo, na parang masisil nyo yung contract signing and then magpo-push yung journey nyo sa business and ganun din sa trabaho, mga kapiksi. Okay? So, yeah. This is a very, very nice energy. Congratulations. Kasi this is, kumbaga, selyado na. Selyado na yung agreement, mga kapiksi. Okay? Selyado na yung agreement. May commitment na. So, mag-start na yung inyong smooth journey, alright? Kahit anong aspeto ng buhay, mga kapiksi, alright? So, napakagandang message para sa fire signs. And then, yung last message natin, mga kapiksi, is para naman sa iyong love life. Ito naman yung deck na gagamitin natin. Pero bago natin ito i-shuffle, guys, no? Naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksi, no? Pwede nyo i-post yung video, guys, para mabasa nyo yung mga benefits. Pero, 60 klik-klik at nagkumapaw na information yung matututunan nyo. Kapag nag-purchase kayo ng course na yan, malalaman nyo yung mga blockages nyo, ma-overcome nyo sila, mga kapiksi, and matututo kayo mag-manifest para umaman kayo, umanlad kayo, umasenso yung buhay nyo, mga kapiksi. And ang good news, guys, no, magbibigay ako ng 13% discount sa lahat na mag-avail ng course until November 31, 2022 only, mga kapiksi, no. So, sa mga interesado, mag-send kayo ng email sa pinipiksitaro@gmail.com. Marami na nag-purchase, mga kapiksi. May mga client feedback na rin tayo na nare-receive, mga kapiksi. So, samantalahin nyo, guys, yan yung pinakamagandang regalo or pinakamagandang investment na pwede nyo ibigay sa sarili nyo kasi yung mga matututunan nyo dyan talaga as in malaking impact sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, investing knowledge is power, mga kapiksi, and investing in the right knowledge na talaga naman, no? Dinesign ko talaga yan para sa inyo. Okay? Alright. So, tingnan natin, mga kapiksi, kung ano yung love life messages para sa'yo ngayong next week. Feeling ko may magpapakasal sa inyo. Tingnan natin, guys. So, we have communication energy and brunette female. So, for some of you, you may be, maaring kayo ito. Okay, or maaring energy ng iyong partner or specific person, you may be dealing with a brunette female. Pag sinabing brunette female, kayo mangging kaligatan, no? Kayo mangging kaligatan, itim yung buhok. Brunette, no? Itim yung buhok. So, yeah, kayo mangging kaligatan, and there's going to be a lot of communication between you and this person. Lalo na mga kapiksi dun sa mga nag-aantay na itong energy na to, this may be you, maaring ikaw ito, or maaring ito yung specific person. Pero for some of you, this is an indication, mga kapiksi, na open yung communication between you and your partner. Especially, dun sa mga tao na nag-aantay na ng communication, kasi baka mamaya yung iba sa inyo na biktima pala ng ghosting, or baka binlock kayo ng mga SP nyo for some reason, mga kapiksi, and you've been waiting for a contact sa kanila for the longest time, mga kapiksi, no? And ito na, guys, ito na yung mensahe sa inyo na maaaring mag-open na yung communication. Yung iba sa inyo, mga kapiksi, no, I'm sensing na yung other person sa kabila, kung hindi ka pa niya kinokontakt, this is already stalking you. Maaring ini-stalk ka na nito, maaring chine-check niya na yung profile mo, ganyan-ganyan. Tapos maaring nag-iisip na to ng mga sasabihin niya sa'yo just in case na makipag-communicate ulit siya sa'yo, mga kapiksi. Okay? Or baka naman kasi for some of you, baka naman kayo yung nag-block dun sa person. Okay? Antay-antay kayo ng communication sa kanya, tapos binlock nyo naman siya. It doesn't make sense, mga kapiksi. Kung gusto nyo i-communicate kayo ng person, you have to unblock them. You have to be receptive of their message, mga kapiksi. Kailangan ready ka sa pagtanggap ng mga message sa kanya. Okay? Kasi kung galit ka sa kanya, nagre-reflect yun. Nag-vibrate yun, mga kapiksi, and napipick up nila yung signal na yun. And maaaring yun din yung mga reasons kung ba't hindi pa sila nag-reach out sa inyo, mga kapiksi. Okay? Kasi baka natatakot sila thinking na galit ka pa sa kanya, etc., etc., di ba? So, make sure that you're sending out good intentions sa kanila kasi napipick up nila yun, especially if you want a communication again with them, mga kapiksi. Okay? Pakinggan nyo yung ating pampatawag, pampakontak subliminal, no? Kasi yung subliminal na yun, merong affirmation para i-unblock ka ng person mo. Okay? Lalo na kung sila yung nang-block sa inyo, mga kapiksi. Pwede rin yung meditation,
guided meditation para tawagan ka nung person, mga kapiksi. Okay? Whatever works for you, mga kapiksi. Marami na yung success stories. So, sa lahat na nag-share ng success stories, guys, sa mga subliminals natin, thank you all so much sa inyo. Alright? Okay, so yan ang ating overall reading, mga kapiksi, para sa episode na to. Let me know, guys, if nakaresonate kayo sa messages. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Yung inyong 2023 para kapalaran, mga kapiksi, naka-upload na sa YouTube. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo itong video na to. Baka nandito yung energy nyo. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.